Para sa ating unang speaker, siya po ay isang internationally acclaimed at award-winning film director na kilala sa kaniyang indie films under Eagle Broadcasting Corporation at in cinema tulad ng Guerrero at Guerrero 2 Tuloy ang Laban, Happy ang Buhay and Its Musical, at Walang Take 2. In 2016, siya ay nanalo ng awards for Walang Take 2 bilang Best Director for a Foreign Feature Film at International Filmmaker Festival of World Cinema in London at nominated for Best Comedy Feature Film. Sa parehong taon, siya ay nominated for Best Film, Best Director of a Foreign Language Feature Film, at Best Cinematography in a Foreign Language Film in Madrid International Film Festival. Noong 2018 naman, ang Guerrero ay nanalo ng Best Feature Comedy Film Award in Amsterdam International and Best Editing in a Foreign Language Film at the Madrid International Film Festival. Noong 2019, siya ay nanalo for Best Indie Theme Song of the Year and also received 3 nominations for EBC Films' Happy Ang Buhay and the Musical mula sa Philippine Movie Press Club Star Awards for Movies, including Best New Movie Actress of the Year, Best Movie Actor of the Year, and Indie Movie Theme Song of the Year. Sa parehong taon, ang kaniyang pelikulang Guerrero ay kinilala ng Los Angeles Independent Film Festival Awards and was chosen to participate in 7th Indian Cine Film Festival. At higit sa lahat, siya po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Atin pong bigyan ng masigabong palakpakan si Direk Carlo Ortega Cuevas. Welcome po sa ating programa, Direk Carlo. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ayan, una nagpapasalamat po ako sa New Year University po sa pag-invite po sa akin dito po sa napakahalagang event po na ito. Ano po? At thank you rin po sa introduction. Ano po, nakaka-overwhelm po. At yun, may bahagi lang po namin sa inyo, ano po, na yun po, mga awards po na nabanggit po. Eh, kung sa iba po, ito po pinaniniwalaan po namin sa buong production, lalo na sa EBC Films po, na madalas ko pong sabihin na yung iba kung nakakatanggap po ng mga awards at pagkilala, eh dahil ginagalingan, tayo po ay ginagabayan. Ayun. Kaya sa Diyos po lahat ng kapurihan, ano man po yung makuha po natin na pagkilala. Ano? At yun po mga kaibigan po namin at mga kapatid, ibabahagi ko po sa inyo ngayong umaga ay paraan po ng pagsusulat ng script. Ano po? Na ito po kasi wala po talagang sabihin natin na format or structure. Depende po kung paano po ano po yung mas magiging effective po para sa atin, sa bawat isa. Ano po, kanya-kanya po yan ng style, kanya-kanya po ng proseso. Ibabahagi ko po sa inyo, yung pong based on experience po, masasabi ko naman po na naging effective po para sa akin. Ano po? So, simulan po natin. Ako po personally, bago po ako magsimula sa conceptualization o sa pagsusulat ng script, meron po muna, ako po, natingin ko, magagamit rin po, meron po muna tayong dapat na sagutin ng mga tanong. Meron tayong mga existing po na dapat nating i-consider bago tayo magsimula ng kahit na ano pong step na gagawin po natin pagdating po sa pagsulat ng script. Yung mababanggit po namin, ang ilan po dyan, tayo po mismo yung makakasagot sa sarili natin. Pero ang iba po, minsan sa pagsusulat ng script, meron po tayong producers. So, minsan sa kanila naman po nang gagaling yung ibang mga directives para masagot po natin ito pong mga considerations po na ito. Sige po, simulan natin, Kagab. Number one po is yung goal. Siguro dapat, hindi lang naman po sa paggawa ng pelikula, hindi lang naman po sa pagsusulat ng script. Ano po ba yung goal natin? Bakit po ba tayo narito ngayong umaga? Bakit ba natin susubukan magsulat ng script? Bakit ba tayo mag-aaral? Ano po ba yung gusto nating mangyari? Marami po, iba-iba po tayo ng dahilan. Gusto ba natin kaya tayo magsusulat para magkaroon tayo ng awards? Gusto ba natin na ipapalabas siya sa online tapos mataas yung views or kung sa TV, tumaas yung ratings, mag-trending tayo? Gusto ba natin makapag-inspire? Gusto ba natin lang makapag-share ng kung ano yung mga thoughts natin na tingin natin, dapat malaman at marinig ng mga tao? Marami po tayong pwedeng maging reason kung bakit tayo gagawa ng pelikula or kung bakit tayo magsusulat ng script. And eventually, ito po kasi yung magde-define sa atin sa dulo kung magiging successful po tayo. Like for example, ang goal po natin, halimbawa, gusto lang naman nating makapag-inspire.
Doon tayo nagsimula po sa goal na yon. Kung pagkatapos po ng pelikula or pagkatapos po ng script na ginawa po natin, eh merong taong lumapit sa atin or nag-comment doon na parang tipong, ah, pagkatapos kong mapanood yung pelikula, pagkatapos kong mabasa yung script, na inspire ako, na enlighten ako. So, successful po tayo. Kahit konti lang yung views, kahit hindi tayo makakuha ng award, at least kung nadedefine po natin sa simula't simula pa lang, eh, malalaman po natin, ano po, at syempre, bonus naman po, sino po ba naman tatanggi kung naka-inspire na tayo, tumaas na yung views, nakakuha pa tayo ng awards, ano po. Sobrang bonus na po yon. Pero mas maganda, specific po sa atin kung ano po yung goal natin. Ano po? Next po natin, target audience. Ito pong nakalagay po sa screen na hindi po to kailangan na in order. Ano po? Pwede po natin siyang i-fill out or sagutin ng kahit hindi po sunod-sunod. Target audience. Siguro parang ano po eh, mahahalimbawa ko po to sa para tayong magluluto, sino po ba yung kakain? Di po ba? Kung ang kakain po ay mga bata, so alam natin siguro kung ano yung dapat nating ihain. Ano po? Kung medyo adult na, or kung ito ba ay para sa may sakit, or para sa, kung kanino man, ano po? Malino po sa atin kung para kanino yung gagawin natin. Kasi malaking factor po siya sa lahat po ng mga considerations po na isusulat natin pagdating po sa treatment, pagdating po sa napili nating genre, yun pong target audience natin. So, siguro i-define po natin, halimbawa, sa part po ng mga kasama namin sa INC, INC audience po ba yung ating main target audience or non-INC po? Millennials po ba? Babae, lalaki, estudyante? O sabihin po natin na ito bang mga tagal lugar na ganito? Kasi once na specify po natin yung target audience, mas magiging madali po sa atin kung paano sila aatakihin. Kasi eventually aalamin po natin eh, itong specific audience, halimbawa po, millennials. Kahit pa po sabihin natin na yung termino na millennials, masyado pa rin po siyang broad eh. Di po ba? Siguro sa 100 millennials, eh, iba-iba pa rin sila ng mga page na pina-follow, iba-iba pa rin sila ng mga nila-like, ng mga sineshare, ng mga content. So, mas detalye po, mas magiging madali sa atin yung atake na gagawin po natin sa script. Meron lang nalimutan dito sa PowerPoint po. Isa sa pinakamahalaga din po ay yung message. Ano po? Yun din siguro yung dapat natin po makonsider bago tayo magsimula. Kumbaga sa nagsasalita po, bago tayo magsalita, isipin natin bakit ba ako magsasalita? Kasi ang ano po eh, ang script po, ano lang naman po siya eh, sabihin po natin na siya lang yung magiging tool para may sabihin tayo. Pero sa simula pa lang, bakit ba ako nagsasalita? Halimbawa po ako, bakit po ba ako nagsasalita sa inyo? Hindi naman po lang para abalahin kayo or para i-consume lang po itong oras na ibinigay po sa atin. Meron po kaming gustong sabihin, meron po kaming gustong i-share. Na sa part po ng script writer, dapat malinaw po 'yon. Ano ba yung gusto mong sabihin sa simula pa lang ng pagsusulat mo ng script? Dapat po siguro malinaw sa atin yung ano, solid yung ating thesis statement. Ano ba? Halimbawa, gusto kong sabihin na ang pagmamahal sa magulang ay parang pagmamahal na rin sa Diyos, o ang pagmamahal sa kapwa ay parang pag-ibig sa Diyos. Kahit ganun po siya kasimple, kahit sabihin natin alam na siya ng lahat, pero malinaw sa atin anong gusto nating sabihin. At pagdating po ulit sa dulo, siya rin po yung magbabalik tayo, siya rin po yung magde-define noong kung successful ba, nasabi ba natin ng malinaw yung mensahe. At kami po bilang nandito po sa EBC Films, ano po, at saka po sa bilang bahagi na rin po ng New Era University. Sana po yung mga kasama po natin dito, sana kung meron tayong gagawing script, kung may isusulat tayo at kung may mensahe tayo na gustong sabihin, sana po positibo. Sana makakapagturo ng values. Sana wag na tayong dumagdag sa napakaraming content na napapanood natin. Nakakalungkot man po sa online na inililigaw po ang marami. Lalo na ang mga kabataan. Tinuturo nila yung mga bagay na dati sabihin natin unethical or hindi siya pasok sa norm. Pero ngayon nagiging normal na po. Ninonormalize nila yung mga bagay na hindi tama. Sana. Kasi nagsasalita po tayo eh. Magkakaroon tayo ng slot, mapa-online man yan, or TV, or cinema, para magsalita. Sana yung sasabihin natin, makakatulong po sa bawat isa. Sana, ano po, sana positibo. At lalong-lalo po sa mga kasama namin sa INC, na yung mga itinuturo po sa atin ng church administration, na yun po yung maibahagi natin sa mga nanonood. Ano po, mapa-online po yan. Next po natin,
yun pong venue or yung platform, ano po. Siguro dapat sa simula pa lang din, malinaw na po sa atin eh. Parang yung gagawin ba natin, o nalinaw na po natin yung goal, o malinaw na yung mensahe, okay, malinaw na rin yung target audience. Saan natin ipapalabas yan? Anong platform natin? Ito po ba ay online? Ito ba ay TV? Ito ba ay cinema? Kasi dyan pa lang, ang malaking masasagot po natin dyan is gaano ba kahaba yung gagawin? Kapag na-define po natin yung venue or yung platform. Halimbawa po, sabihin natin na cinema. So, sa cinema po, pero kagaya ng alam natin ngayon, di po ba, hindi pa nag-ooperate talaga fully yung mga cinema. Pero before pandemic po, ang mga tao talaga gumagastos papunta sa sinihan. Bumabiyahe pa sila. Kumbaga, meron po silang investment na maliit. Bumili ng ticket, nagsama po, nag-set ng araw, pinuntahan nila sa cinema. So, kung meron po silang maliit na investment, mas mahaba po yung ano nila, attention span. So kahit umabot ka na ng 15 minutes na nagtititigan lang si John Lloyd at si Bea, sige, okay pa kasi nagbayad ako ng ano eh. Nagbayad ako ng magkano ba sini ngayon? 200, 300. Tapos naggas pa, namasahe pa, nag-ano pa. Di ba? So kaya ko tiyagain yan. At yun nga, naka-prepare po. Pagpasok niya sa sini, naka-prepare siya na mahaba yung papanoorin niya. So, pwede tayo medyo mabagal yung storytelling. Di ba? Pwedeng unti-unti. Kumbaga sa nanliligaw eh talagang step by step yung pagpaparamdam ng ano po ng pagmamahal. Marami po ba mga millennials po dito? Karamihan po dito mga estudyante ano po. Ayan. So, yun po yung isa cinema. So, mas mahaba, mas mahaba rin yung attention span. Usually po mga 1 and 45 minutes or 1 hour 30 minutes. Yun po yung tinatawag na natin, full length film, ano po. Ang next po natin na mas maikli, ito na po yung punta rin tayo sa TV. Usually po kasi yung mga film or mga palabas sa TV, usually nagre-rate po siya ng mga 30 minutes. Kasama na po doon yung commercial. So around mga 25 minutes ano po. So kung sa TV siya, kaya sana mas maikli kasi mas marami ng option po eh yung manonood, hawak nila yung remote. So pagka kung kanina 15 minutes kaya mo pang maghintay, pero sa TV tipong 3 minutes pa lang kapag ka nagtititigan pa lang yung artista, tapos babalik-balik lang yung camera, tapos biglang commercial na ulit, pagbalik ay magtititigan ulit, tapos commercial ulit, ililipat yan. Ano po? So, mas iikli na po. Mas kailangan natin bilisan ng konti kumpara doon sa cinema. Ano po? Punta naman tayo sa online. Mas marami po itong option yung mga nanonood. Ang bilis lang mag-browse, ganyan lang sila ng ganyan. Siguro, ngayon, 5 seconds, 10 seconds, kapag hindi sila na-entertain, lipat na. So, bibilisan po natin. So, mas maikli. Kaya kung ang target po natin, magsusulat tayo sa para sa online. Sana mga 2 minutes, 3 minutes, mahaba na siguro, 5 minutes, ano po. Kasi parang hindi tatagal yung manonood ng ano po eh, ng mga 15 minutes, 20 minutes pag sa online. At pagdating pa rin po sa online, magkakaiba pa rin po siya ng haba. Di po ba? Iba yung haba sa YouTube, iba yung haba sa TikTok ngayon, 5 seconds na lang yata po eh, di ba? Sobrang mabilisan yung mga kwento, talagang ano na, kumbaga sa ano, para naghahabulan na eh, tak 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 tak. Gusto na lang talaga nilang maipaalam, ano po? Kasi mga kaibigan, mga kapatid, ano po? Dito po sa gagawin natin, may mga target po tayo eh. Una, maipaalam at maiparamdam, ano po? Kasi kung mas mahaba yan, mas may buwelo, mas nase-set up, mas nararamdaman. Ano po? Kung mas mabilis, mas nandun lang tayo sa naipapaalam natin kung ano yung gusto nating sabihin. Pero nakakatuwa pong isipin na ang dami po rin ngayong content na sa napakaikli po na running time, may nararamdaman ka pa rin. Di po ba yung mga Thai na short film, mga Korean short film, mga ikli lang, 3 minutes, 5 minutes, pero tagus pa rin po sana eh. Tagus pa rin sa puso. So, in short, posible po pala na kahit ganun lang kaikli. Ano po? Sige po, next po natin ay itong, sorry, pakibalik lang po. Pag na-define na po natin, ayan, yung venue, so, malinaw na po sa atin, goal, target audience, at saka yung nalimutan po na isama lang, yung message, ano po, pinakamahalaga po yon. Balikan ko lang po ng konti. Sa akin po kasi talaga, yung message talaga ang pinakamahalaga para siyang regalo na ipipresenta natin. Kahit gaano ka bongga, kahit gaano ka garbo yung ating presentasyon, tapos yung message natin, eh, sabihin natin na mali. Kasi ang dami po ngayon na nadadaya eh. Dahil sa sobrang ganda ng presentation, nagmumukhang tama yung message nila na mali. Yung mga immoral na tinuturo nila, dahil sa sobrang ganda ng presentation, maraming nadadaya, nagmumukhang tama. So, ang challenge po sa atin, kung tama yung ating message, gandahan natin yung presentation
tapatan natin yung presentation ng mga mali. Ano po? Next po natin is yung genre. Pag nalaman na po natin yun, ngayon, kung halimbawa, kagaya, message po na nabanggit ko kanina, ang pagmamahal sa magulang, halimbawa, yun yung message po natin. Ang pagmamahal sa magulang ay utos ng Diyos. Yun yung mismong ano, yun yung mismong thesis statement. Ano po? Paano ngayon natin siya sasabihin? Dito papasok yung genre. Pa-joke ba siya? Or pa-drama ba? Or nakakatakot ba? Na tipong parang horror ba na parang kapag hindi mo minahal ang magulang mo, ito ang mangyayari sa'yo. Ganun ba? Dito papasok yung ano bang gusto mong maramdaman nila kapag sinabi mo yung mensahe na yun? Gusto bang maiyak sila? Pero wag naman sana matawa. Ano po kung yun yung message? Ano po? Kasi dito natin ma-identify kung babalik at babalik po dun sa sinasabi ko kanina na kapag malinaw sa atin po itong mga considerations na to, sa dulo, as successful na iparamdam ko yung gusto ko yung pag iparamdam sa audience, nasabi ko yung gusto kong sabihin na malinaw, di ba? So, yan mga kaibigan, mga kapatid, kung gusto niyo pong i-screenshot or isulat, pwedeng-pwede rin po. Ano po? Sige po, next ano po tayo? Next slide po tayo. So, yun. Na-identify na po natin 'yon. Ito po yung basic na usually po talaga ay ginagamit pa simula pa noong panahon po ng pagsusulat. Hindi lang naman po sa pelikula, ano po. Pagsusulat ng mga kwento dyan sa literature, ginagamit po itong three-act structure. Ito po ay present sa halos lahat po ng mainstream narrative films po natin. Ano po? Ayan, which is yung part 1 po is setup. So yun, yung setup po natin, doon po natin ipapakilala yung mga karakter. Ano po? Sino ba yung karakter? Ano ba yung mga gusto niya? Ano ba yung hilig niya? Ano ba yung ayaw niya? At dito rin po natin ipinapaalam yung goal po niya. Kasi sa isang pelikula na kapag yung bidang karakter mo ay walang goal, walang susundan ng audience. Para kang nagkukwento lang na ay sumakay ako ng jeep, nagbayad ako ng pamasahe, tapos bumaba ako sa ganito, tapos may nakasalubong ako ngato, bumili ako. Pag yung karakter natin walang goal, walang susundan yung audience, anytime pwede niyang ilipat. Unlike sa simula pa lang, halimbawa, ang goal niya ay ano, sample ng ano po, sample ng setup. Isang 70 years old or 75 years old na lalaki na gustong magkaasawa. Yun yung setup. Binata, 75 years old na binata na gustong magkaasawa. Doon po siya papasok sa act 1, which is setup. Ano yung goal? Magkaasawa. Papasok din po dito sa act 1, which is yung setup. At papasok din po dyan, ano ba yung problema? Yun po yung mga sasagutin natin doon sa unang part. Sino? Anong gusto? And anong problema? Ayan, ang act 2 po natin is yung confrontation or ito na po yung act on problem. Papaano niya isosolve yung problema? Papaano niya maaabot yung goal? Which is dapat, sana po, itong part po na ito, isipin natin na dito lalabas yung creativity po natin na papaano siya magiging entertaining. Actually, kahit din pa lang sa setup po, di ba? Pag sa simula pa lang natin, sino? Ano yung goal? Ano yung problema? Dami na po. Ang halimbawa, sample. Balik po tayo sa setup po. Ano po? Isang mayaman na nawawala ang tunay na anak. Ayan, di po ba? Madalas ganyan po sa mga ano, sa mga teleserye. Pero I suggest, sana mag-isip po tayo ng ano, mag-isip po tayo ng hindi ko naman sasabi na bago dahil ang hirap na po talaga mag-isip ng bago at walang katulad eh, ano po, sa dami na po ng gumagawa, sa dami na nag-iisip. Pero sana, wag iwasan natin yung mga cliche. So yun, sino? Isip na agad po tayo, baka character pa lang, interesante na. Baka isang, ano ba, halimbawa, ito, medyo cliche po ito. Ano? Isang mayaman, sikat, pero may depression. Yun yung problema niya. So, ang goal niya is maging masaya. Dito na po papasok yung pagiging subjective. Siguro sa atin muna, isipin natin, interesting ba? No, iba-iba po tayo ng taste, di po ba? Pwede yung sinabi ko sa inyo, hindi interesting. Pero sa akin, hindi po interesting yung sinabi ko. Pero, tayo muna po, as writer, na isipin muna natin, ay, ano ba? Interesting ba? Tapos, pag nasagot natin sa sarili natin, balik tayo doon sa inisip natin kanina na target audience. Ah, siguro kahit hindi interesante para sa akin, interesante siya para doon sa target audience. So, okay, go pa rin. Kagaya po ng mga teleserye po natin ngayon. Ano po? Actually talaga, siguro napapansin niyo din naman na halos yun at yun na lang naman po eh, nawala yung anak, ang tunay na palang ina ay yung kasambahay, di ba? Pag mabait yung tatay mo, pag mabait yung driver mo,
sa amo niya, eh yung pala ang tunay niyang anak, di ba ba? Yun at yun lang po. Tapos pagdating sa dulo, dadalhin sa warehouse, kikidnapin, tapos isesave, pagkatapos dadating yung mga pulis. Yun at yun lang po. Yun po. Pero bakit tuloy-tuloy po na ganoon? Bakit simula pa lang? Hanggang ngayon po, nakikita pa rin natin yan. Yung magsasampalan, di ba ba? Yung kontrabida, sagad sa buto yung kasamaan, di ba? Parang wala na mabuti pa sa kanya. Pero bakit kahit sabi natin cliche, eh tinatangkilik, eh tuloy-tuloy pa rin sila sa paggawa? Kasi tinatangkilik. Kasi may nanonood. Parang ganun lang po eh. Sabihin ng mga ano, eh masyado nang paulit-ulit yung konsepto nyo. Eh ang sagot naman, eh pinapanood nila eh. Di ba? Kumikita eh. So bakit namin babaguhin? Kasi baka pag umalis tayo doon, baka yun pa yung hindi kumita. So, pero sa part po natin, sana mas maging ano tayo, mas maging out of the box yung ating mga yung mga concept. Ano po? Asan ba tayo sa confrontation? So yun. Balik po tayo sa confrontation. Ito na yung detalye pa paano niya maabot yung goal niya, paano niya masosolve yung problem. Kung ang setup mo sa umpisa si boy at si girl, si boy na may gusto kay girl, yun yung goal niya, yung confrontation, ito na yung act, paano niya liligawan, di ba? Dito na tumataas baba, liligawan, tapos medyo mapapalapit, tapos pagdating sa dulo, bigla mag-aaway. Ganun lang po ng ganyan yung mga kwento, kahit mga animation po, di ba? So next po natin, resolution. Ito na yung ano po, naabot ba yung goal? Na-solve ba yung problem? Masaya ba? Kontento ba? Hindi po laging kailangan na ano po, hindi kailangan laging naabot yung goal. Well, siyempre tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa happy ending eh, di po ba? Pero kung para po doon sa mga nakapanood po ng Guerrero 1, may nagtanong po, may nagsabi po sa akin na parang hindi yata, hindi happy ending. Sabi ko, sige, siguro para masagot natin kung happy ending ba siya, define muna natin ano ba yung happy ending. Ano ba yung definition natin? Kasi kung ang definition natin ng happiness ay nangyari yung gusto natin, natupad yung pangarap natin, ibinigay sa atin yung hinihiling sa atin, eh hindi nga happy ending to. Pero kung ang definition natin ng happiness, eh tanggap mo, kahit hindi pa binibigay, kahit hindi pa nangyayari yung hinihiling mo, eh masaya ka pa rin at kontento ka, happy ending to. So, yun. Siguro, ano po natin, na-resolve ba? Basta pagdating sa dulo, sana meron siyang closure dun sa character na, maliban na lang kung kagaya nung film po natin na may part 2, part 3, siguro, part 4, part 5. Ito lang, hanggang kailan matatapos yung Guerrero. Ano po. So, matatapos po yung pelikula or yung short film po natin na nagkaroon po ng sagot doon sa, or yun nga, yung conclusion doon sa problema at sa goal na pinresenta po natin. Ano po? Sige po, next po natin. Sorry, balik lang po muli tayo sa taas. Dito pala po sa ano, itong three act structure po na to. Kitang-kita po natin ito. Sobrang obvious po yung structure niya madala sa mga microfilm or doon sa mga commercials. Ano po? Wait lang, baby ba? Ayan, ito lang po mahirap pag ano po, nasa bahay po tayo. Ano po? Tatlo po kasi yung baby ko. Ayan. Ayan. So, yung pong three-act structure, sobrang obvious po niya, yung pinaka-structure niya sa mga commercial, sa mga microfilm, ano po, lalo na yung mga mainstream commercial. Magbibigay po kami ng example po. Ayan. The Fresh Maker. Ayan. Sige po, pakikipost po muna. Ayan, bagong-bago po yung ating sample. Ano po? Di neta inabutan ng mga ilan po nating kasama. Pero mukhang meron naman pong mga nakaabot. De, sige po, pakipost muna. Ano, kagad. Ayan. So, ano lang po natin? I-dissect lang po natin yun. Ano po? Balik po tayo dun sa three-act structure. Ano po? Bali, ang concept po niya, isang parang nag-o-opisina. Ano po? Yun yung setup niya. Isang nag-o-opisina. Tapos ano po yung naging problema niya? Napaupo siya doon sa upuan na may pintura. So, pasok po siya doon sa act 1 natin. Di po ba? Sino? Tapos ay yung problema. Ano po yung act 2 or act on problem at saka confrontation? Dito po madalas po mapasok sa commercial. Ito na. Dito na ipapasok yung product. Di po ba? Ayun yung solusyon. Paano ba nila isosolve yung problem? Eh, papasok na yung product. So, napaupo siya sa upuan na may pintura. O, anong ginawa niya? Kumain siya ng Mentos.
nagkaroon ng resolution. Anong naging resolution? Nakaisip siya, so humiga siya, naging stripes na yung ano, yung damit niya. So kahit ganoon kaikli po siya, nakita natin yung structure. Act 1, Act 2, Act 3. Next next sample po natin. Para po ito sa mga ano po, microfilm 'yan, mga usually 30 seconds po or 15 seconds. Sige, Gab, please. Kasi siya, Mama. It's okay, anak. Mukhang mahihirapan. Kamay mo dito. Don't worry. Tutulungan ako ng Breeze. Breeze with Power Care Technology. Tanggal ang matinding mancha, gentler pa sa kamay. Breeze, matindi sa mancha, gentler sa kamay. Ayun, siguro po, kahit kayo mismo na ano na po, na dadissect nyo na po. So, Act 1, pinakilala yung bata na tinulungan yung aso na sa putikan. So, anong problema? Ang problema, nagdumi yung damit. Ano po? So, anong goal? Ang goal, eh, malinis yung damit. Confrontation, Act 2, yun na. Pasok na yung product. Ang act on problem, at paano masosolve, gumamit ng breeze na mahiwagang kamay. Ayan. Tapos, resolution, natanggal yung mancha. So, malinis, ano po, maikli lang siya, pero present po lahat ng mga elements po pagdating sa narrative structure, ano po. Sige, last po natin na, ano, last po natin na example. Sarap mag-travel with friends. Yeah, love you again! Bawat gimmick, sarap i-share. Ay, ang gulo na ng hair natin. Yung kay Sarah, smooth at mabango pa rin. Sunsilk Smooth and Manageable with Argan Oil from Morocco. For all-day smooth and fragrant hair. Upload na! Ganda ng hair! Daming likes! Get all-day smooth and fragrant hair. Napakagigil! Ayan. So yan, at least ngayon, siguro, pag nanood tayo ng mga commercial, kapag may lumabas na ad sa YouTube, hindi natin i-skip ad. Ano ba? I-define nyo muna, ito yung setup, ito yung confrontation, resolution. Yan po, ako ay suggest kung para sa mga first time gagawa, ano po, magsimula muna tayo sa maikli. Magsulat muna tayo ng, kahit dito muna natin simulan, microfilm muna. Para lang siyang fill in the blanks eh. Sino, problema, goal. Plak. Ano lang tayo, i-fill out lang natin yung mga blanks. Tapos, act on problem or confrontation. Tapos sa dulo, yun, ano. So parang ano po, eh, mangyayari nito, ano lang natin, i-check na natin na okay ba to, entertaining ba, masaya ba? Panonoodin ba? Pero alam na natin yung pinaka-format. Ano po? Sige po. Next po natin, mas mahaba ng konti. Ito na po yung short film structure na usually from 3 minutes hanggang 15 minutes identified pa po siya as short film. Ano po? Madalas sa ano po, sa mga alam ko sa mga sinimalaya mga 15 minutes yung limit maximum time ng short film. Ano po? Pero pag sa online, yun nga, suggestion ko po, sana 3 minutes hanggang 8 minutes na sana pinakamahaba na ano po. So ito pong mga nakalagay po dito na structure, nakapasok pa rin po siya doon sa 3-act structure natin. Ano po? Kagaya na sinabi ko po, yung 3-act structure natin, siya po yung pinaka-base, siya po yung pinaka-poste ng mga narrative na film. Kumbaga dito, dinagdagan lang po natin ng mga sub-poste. Ayan, wala nga isa term. Sub-poste para mas ma-extend po natin, mas makadagdag po tayo ng feels sa pagsiset po natin ng bawat part ng film. So number one po, i-set up. Ganun po ulit, di ba? Kung yung una po natin sa microfilm, yung commercial natin, paano ba nag-set up na isang office office worker? Paano nila ipinakilala na office worker 'yon? Dahil lang sa damit, 'di ba? Dahil may dalang bag. So unang tingin niyo pa lang, sinet up na office worker 'to. Pero dito sa short film, mas mahaba ng konti. Mas ipapakilala natin tipong ano ba yung ugali niya, ano ba yung gusto niya, ano ba yung sitwasyon niya, ano ba yung background niya. Mas dadagdagan natin ng detalye. Balik po tayo dun sa sample kanina, yung breeze, yung bata. Set up po nun, batang tumulong sa aso, di po ba, mas kinuha lang niya na gano'n, tinulungan niya. Pero sa short film po, mas dadagdagan pa natin. Pwedeng balikan natin ng konti, bakit ba siya gano'n, bakit ba niya tinulungan yung aso na yon. Tipong halimbawa, nung bata siya, or yung tatay pala niya, mahilig talaga sa mga aso. Gano'n po,
mas ano po natin, mas ipapakilala natin. Kumbaga sa yung microfilm, kumbaga sa isang tao, pinakilala lang natin siya. Ah, ito si ganito, ito yung pang na-meet natin, pangalan lang niya yung alam natin at trabaho niya. Pero dito sa short film, medyo alam natin ng konti yung pamilya niya, medyo alam natin kung ano yung course niya, kung ano yung background niya. Inciting incident. Yung diagram natin. Ayan, mas siguro. Ito po, kung mapapansin nyo, nakapasok pa rin siya dun sa triax structure. Ano po, nadagdagan lang siya talaga ng laman. So, setup, problem. Ano po yung inciting incident? Halimbawa po, ang una natin, sige, sasample ko yung short film na papalabas po natin mamaya. Setup po natin, isang lalaki na malungkot ang buhay. Parang, ano, masyadong rutinary yung ginagawa niya. Gigising, mag-isa, malungkot, walang kasama, walang masyadong kaibigan. Yun yung setup po natin. So, sa simula ng pelikula, ipaparamdam natin gano'n ba kalungkot ang buhay ng lalaking ito, ng bida. Inciting incident, it, kung mapapansin nyo, para siyang may hump. Di po ba? Kumbaga, tuloy-tuloy, gumising, gumanyan, tapos, bigla nagkaroon ng hump. Itong inciting incident, ito yung babago dun sa, ano, dun sa setup. Na parang ngayon, walang nangyayari sa buhay niya. Halimbawa, may hump. Ito yung parang until one day or until one time. Ano yon? Pwedeng may nakilala siyang babae. So, ito yung babago sa paulit-ulit na nangyayari sa buhay niya. Rising action. Ito po yung rising action. Ito yung act on problem. Siguro dito, sa short film, mas marami lang, mas mahaba. Kumbaga, halimbawa, yun nga, panliligaw. Kumbaga dun sa microfilm, ang ginawa lang nila, ginamit lang yung product, yun na yun, di po ba? Pero dito sa short film, na mas mahaba ng konti kaysa microfilm, mas maraming detalye. Pinuntan sa bahay, naligaw, ginawa ng kanta, tinuruan magbike, pumunta sa ganitong lugar. Mostly po, montage siya. Series ng mga eksena na nagpapunta, papalapit dun sa goal. Kung halimbawa at ang problema mo or goal ng character ay gusto niyang maging sikat na singer, ang magiging rising action po na, or ang inciting incident natin, may nakilala siya na isang producer. So yun yung bumago doon sa kagustuhan niya maging singer. Ang rising action po natin, recording, nag-concert, di ba? Gawa ng album, pataas po siya, series ng mga eksena. And then climax, ito na po, papalapit na siya talaga dun sa goal. Marami pong mga short film ngayon, pagkadating po dyan sa climax, biglang babagsak ulit. Yung akala nyo malapit na, akala nyo maabot na yung goal, biglang ibabagsak ulit. Diba? Yung mga binabanggit natin na parang roller coaster of emotion. Alam nyo yung mga short films ng Jollibee, ito po lang yung format na ginagamit po nila. Yan lang. Tapos pagdating yun, resolution, ganun din po ulit. Ano yung realization? Ano yung maiiwan sa audience pagkatapos ng pelikula? Sige po, mag-sample din po tayo para dito po sa short film script na siguro medyo i-forward ko na lang po para ayun, sige po. So habang hinihintay po natin, yun po mga binanggit ko po sa inyo na structure, ano po. Kumbaga, mahalaga po na malaman natin, pero it doesn't mean na bawat paggawa natin ng script, eh magbabase tayo doon. Ano po? Siguro dun na po natin lalabas yung definition ng bakit ba may tinawag na mainstream at bakit ba may tinawag na indie film. Na hindi lang dahil dun sa film outfit na tipong itong isa, ito Viva, Star Cinema, or mga kilala na, yun yung mainstream. Tapos pag indie, yung mga hindi kilala. Pagdating po kasi sa konsepto, bakit ba nagkaroon ng parang, ano bang tawag dito? May isipan yung mga tao na kapag indie mas maganda, pag indie mas artistic. Di ba? Nagkaroon ng ganun eh. Kasi usually po yung mga nasa indie film, hindi po sila gaanong bumabase doon sa structure. Kumbaga naglalaro po sila. Kumbaga sa nagtatayuan ng isang building, ito yung basic alam natin, pero sila nag-experiment. Ano po? Nagsusubok sila ng iba na pwede pala yung poste pabaliktad, imbis pala na yung poste lahat nasa gilid. Yung poste pala, nasa gitna. Parang ano yun, ha? Delikado. Ano po? Pero ganun din sa pelikula, delikado rin po. Kumbaga, risky din. Kasi ito na yung structure na napatunayan sa mahabang panahon na ito yung nagwo-work, ito yung pinapanood, ito yung sinusundan ng audience. Ano po? Kung plano natin na medyo lumihis ng konti dun sa conventional way ng storytelling or ng script writing, pwede naman po nating subukan. Actually, nung nagsusulat po ako, hindi ko po alam itong mga structure po na ito eh. Lately ko na lang din. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naman po ito.
Doon po kasi talaga wala pong sinusundan. Kumbaga parang siguro based lang sa napapanood nyo sa mga experiences niyo, tapos yung way ng pagkukwento, na eventually nakita ko na pumapasok din pala dito. Parang doon at doon ka rin babagsak. Kasi nga, kagaya ng halimbawa ko po kanina, kung building yan, eh natural naman siguro nasa mga gilid yung poste, kasi pag sa gitna mo nilagay, baka bumagsak. Ano po? So, itry po natin kung magiging effective para sa atin, nasundin po natin itong structure na to, pero wag rin po tayong masyadong magpakulong dito. Ano po? Ayan, okay, play na. Ayan. Magsasalita po ako habang pinapanood po, ha. Ayan. Establishing po natin ang karakter. Ito yung kinukwento ko po kanina. Isang lalaki na siguro malungkot ang buhay. Pasok sa opisina. Dito pa lang isineset up na po kung ano bang klaseng ano po siya, anong karakter po niya. Nakita ang babae. As bad as he swing, we're not talking a hole in one, we're talking a hole in two. Paki-pause muna agad. Paki-pause po muna. Ayun. Kung mapapansin niyo po, ilang minutes na ano 'yan. Hindi ko lang makita nang ayos sa screen. Ilang minutes na? 2 minutes, 2 and 30 ano. Kung mapapansin niyo po, ang total running time po nitong short film ay 12:33. Sama po yung opening tsaka po closing ano po. Nasa 3 minutes po siya. Nandun pa rin siya sa act 1. Sineset up niya. Ano po? Ito po kasi para ma-build up, para mas makilala natin yung character, ano po. Kasi kailangan po na ano eh, kailangan makilala, kailangan mahalin ng audience yung character para maramdaman din ng audience eventually kung ano yung mararamdaman nung character natin. Kung natuwa siya, matutuwa din yung audience, ano po. So yan, kagaya ng binanggit ko po kayo na mas mahaba po yung setup dito. Mas pinapakilala po siya ano ba yung araw-araw niyang buhay. Siguro, sige, paki-forward natin ng konti dun sa ano na, yung mamimit niya na siya. Ano? Spoiler, yan. Yan. Sige, paki-play. Ito na yan. Until one day, ito yung ano po, inciting incident. Ito yung bumasag dun sa routine. Sige po, medyo i-forward po natin ng konti ha, para lang hindi po tayo mag-consume ng time. Ayan. Inciting incident pa rin po tayo. Sige, kagab, pakiyan na. Ayan. Sige, skip na lang natin. Ayan. Ito na, simula na po ito ng rising action.
Ito na yung parang ano, a confrontation, action, problem, or paano magtutupad yung goal. Series po ng mga eksena. Pataas siya, pataas. Nagiging masaya na siya. Ayan. Sige po, paki-forward. Montage po ang tawag dyan. Mas nagiging masigla na po siya. Pagdating po sa climax, sige. Sige, paki-forward ulit. Malapit na sila sa climax, ano po, na magkita sila. Kasi parang dyan lang sila sa bintana, nagkaano po eh, communication po nila. Sige, forward natin ang pantay. Sige. Ayan. Ito na yan. Imimit niya na yung babae. Spoiler talaga. Yung binanggit ko po kanina na pagdating sa climax, pwedeng bumagsak po ulit eh kapag malapit na doon sa goal. So iba na yung nasa ano, iba na yung nasa office. Sige ka, paki-forward. Nalungkot na ulit siya, parang bumalik na ulit siya sa dati niyang buhay. Sige ka, paki-forward naman. Yan. Ayun, resolution. Ayun. So, para sa akin po, isa siya sa mga perfect example po ng pag pagsunod doon sa film ano po, sa film structure ano po. Next po natin, sige kagad paki ano. Ayun. Siguro ano lang din po ako ng mga ito pong next mga tips po kung paano mag ano po, mag-conceptualize ano po. Base po doon sa mga una kong nabanggit na ano na mga factors mga dapat natin i-consider at saka format. Paano ba tayo mag-start? I-share ko lang po sa inyo. Halimbawa, meron po akong film na kagaya po yung ano, yung pong kauna-unahan ko pong ano, kauna-unahan ko pong full-length film 2015 ano po. First full-length film po na sinulat ko po. Actually talaga wala po akong idea sa lahat ng pinag-uusapan po natin. Ano po? Paano ba siya nagsimula? Nagsimula lang po siya sa isang ano po, isang experience na nakita ko dun po sa lugar namin. Ano po? Kung sino man po sa inyo nakapanood po nung ano, nung walang take 2. So ang opening po noon parang merong hinabol, tapos merong reward, tapos naghumabol yung mga tao sa barangay. Ganun po siya eh, parang riot po yung umpisa eh. So nagsimula po yung concept niya dun po sa eksena na 'yon. Kasi may pangyayari po na gano'n, na na-witness ko nga dun sa lugar namin. Tapos, tsaka ko lang po siya, tinuloy na ng tinuloy. Kumbaga, parang sa akin po kasi, naisip po na
mukhang interesting yung ano na, yung nangyari na yon. So, doon po ako nag-start. Sa part niyo po, siguro, mag-isip po tayo ng either isang magandang, hindi pala maganda, interesante na problema para sa audience. Ano po, parang meron bang magandang problema? Ano na, ano? Interesante para sa audience. Ano ba yung problema? Ano po ba yung ano, mga paborito yung pelikula na napanood? Tapos ano po kaya yung pinaka problema noong ano po, problema ng bida? Halimbawa, sample lang po ah. Yung ano po, yung mga simpleng ano, mga animation movie. Yung halimbawa, Moana. Grabe, daming sample, Moana eh. Yung lagi yung pinapanood po dito eh. So, Moana, ano ba yung goal ni ano? Ano ba yung goal ni Moana? Madala yung ano, yung bato doon sa bundok. Mailagay doon, ano po? So isipin natin, parang ano ba siya? Parang doon pa lang, ano na ba siya? Parang interesante ba? Or ang magpapa-interest sa kanya ay yung detalye. Pero mas maganda siguro kung concept pa lang para sa atin, interesting na. Ano po? So pwede tayo doon magsimula tayo sa either problema or sa goal. Pag-isipan po natin. Pwede rin tayo magsimula ng concept sa isang karakter. Ano ba yung iniisip ko po eh, kung anong film yung sinulat ko na ganun po. Kasi meron pong ano eh, minsan halimbawa, nasa biyahe lang po ako, nakakita ako, nakapasilip ako sa bintana, may nakita lang akong isang tao na ganito, ganito yung itsura, ganito yung karakter niya, ganito yung personality niya. Parang naisip ko na, parang ang ganda nitong gawa ng storya. Tapos based po dun sa personality niya, dun ako mag-iisip ng problema, dun ako mag-iisip ng ano, ng goal. So yun, pwede rin po yun. Or pwede naman tayo mag-start sa message. Halimbawa po, kagaya nung yan, sa mga kasama po namin sa INC, na pwede tayo, ang concept natin magsimula sa ano, doon talaga, sa ano bang gusto nating sabihin. Gusto nating sabihin na kahit tayo kailangan lagi tayong Kristiyano pa rin kahit nasan tayo, kahit mapa-online man yan, or kahit nasan lugar tayo, kailangan isinasabuhay pa rin natin yung pagiging Kristiyano. So pwede tayo doon mag-start ng concept, doon sa konsepto na yun. Paano na lang natin siya i-execute, ano po. Tapos sa conceptualization, yun nga, agay nabanggit ko po kanina, iwasan po natin yung ano, yung pagiging, yung hanggat maaari, yung pagiging cliche, ano po. Kasi yung mga, yung sasabihin natin, kahit pa madalas po yan, no? Kahit madalas ay alam na ng audience po yan, sa dami nga ng, ano, sa dami ng gumagawa, ang hirap na mag-isip ng ano, ang hirap na mag-isip ng bago. Pero baka merong alam natin pero hindi natin napapansin. Kahit simpleng ano po, simpleng pagmamahal sa magulang, alam naman po yun ng lahat eh. Sino po ba hindi nakakaalam nun? Pero baka hindi natin, baka kailangan natin ipaalaala through film, through script, ano po. Ano pa ba mga tips? Siguro ano po, yun nga, keep it simple yung ating concept. Kasi pagka nag-isip tayo ng isang concept, tapos parang ang dami agad na nangyayari, ang dami agad ganito, baka maligaw tayo. Isipin muna talaga natin gusto nating sabihin, ano 'yon? Tapos, 'yun nga, problema, goal, resolution. Pasimplihin muna po natin and then eventually kapag nagsusulat na po tayo, doon na po tayo maglabas ng ano po. Doon na tayo maglabas ng mga ideas. Tapos kapag meron po tayong ngayon na ano, pag meron na tayong naisip na anumang concept po 'yan, na saan man natin sinimulan, character man o problema. I-pitch natin sa sarili natin. Sabihin natin halimbawa, one-liner. Isang ano lang, kagaya, ayun, nabanggit ko po yung first na full-length film po. Ang concept po niya, isang filmmaker na gustong-gustong gumawa ng pelikula, pero wala siyang pera, ang dulo, nangutang siya sa ano, sa 5-6. Halos dun po umikot yung ano, yung buong pelikula. Tapos, dun pa lang po sa one sentence na yon or sa isang line pa lang na yun, maano na eh, masusukat yun na, interesante ba? So kung interesante, o di sige, tsaka natin lagyan siya ng details. Ano po? Ayun, pag tatanungin natin sa sarili natin, pag naisip natin itong concept na to, ito ba yung tipo na kapag kinuwento sa akin ng kaibigan ko, isesearch ko agad sa YouTube, yung kinuwento lang yung concept, ay napanood ko yung ganitong film, tungkol saan? Tungkol sa ganito, tungkol sa ganyan. Ito ba yung tipo na isesearch ko agad? Or tipo, kung nalaman ko na yun yung palabas mamayang gabi, imbis na tumambay sa labas, ipapasok ako ng bahay kasi ang ganda ng concept. Ito ba yung tipo na pag ikinuwento sa akin, mapapunta ako sa sinehan para panoorin yon?
siguro doon natin sukatin kung worth it ba yung isang ano, yung isang concept. Sa una para sa atin muna, ano po? At 'yun, siguro doon din sa pag-iisip natin, isipin natin na ano, parang sino ba yung gusto natin na ano, na ma-please mainstream audience ba or mga critics? Kagaya ng binanggit ko po kanina, ano po, dun sa target audience, na gusto ba natin maging blockbuster yung pelikula or okay lang ba sa atin, na kagaya na nangyayari ngayon sa Philippine cinema, na pagdating sa, pansin natin sa mga MMFF, ano po, Metro Manila Film Festival, kung sino yung best film, siya yung 2 days or 3 days pa lang, tinatanggal sa sinihan kasi walang nanonood. Pero yun yung best film. Yun yung pag pinalabas mo sa abroad, kumukuha ng mga awards. Samantalang yung mga sabihin natin na hindi nakakakuha ng award, sabi nung iba, corny daw, baduy daw, pero pinipilahan, blockbuster. So mamimili tayo kung alin ba doon yung ano natin. San ba tayo doon? Ano po? Sige po, next ano po? Next slide. Ayan. Mga tips lang din po sa pag ano po, sa pag-create ng character, ano po? Depende nga kung gaano kahaba yung gagawin natin na pelikula. Siguro kumpletuhin po natin isang tao, lalaki, ganitong edad, ano yung mga ugali niya, yung mga attributes, sino po dito yung mga gamers, di ba? Pag nagke-create tayo ng ano, ng character, halos kumpleto eh, paano siya magsalita, paano siya, ano yung background niya, saan siya lumaki. Kasi apektado po yon ng lahat ng dadaan natin sa script. Halimbawa, sa pagsusulat po natin ng script, dumaan tayo sa ganitong eksena, sinabihan siya na hindi katunay na anak, ikaw ay ampun lang. Halimbawa, yun yung line. Paano siya magre-react doon? Depende po eh kung anong ugali niya, kung paano siya lumaki, sino ba yung mga kaibigan niya. So kung sa simula pa lang, na-define na natin yung karakter natin, pag dumating tayo sa mga ganong eksena, alam natin paano siya sasagot, paano siya magre-react, paano niya tatanggapin yon. Siya ba ay malakas ang loob? Siya ba ay may nanlob? Siya ba ay may depression? So kikilala, bago natin ipakilala sa audience yung karakter, tayo muna bilang writer, kikilalanin muna natin. Yun. Alam natin ano ba yung strength niya, ano ba yung mga weaknesses niya, ano ba yung goal niya, may something bang kakaiba sa kanya, sa karakter na, sa ba ay yung tipong pag-upo pa lang, 2 seconds, tulog na kaagad, lahat ng pupuntahan ng lugar. Kasi minsan yung concept po ng pelikula, ganun po eh, di ba? May kakaiba dun sa karakter. Tapos, usually po kasi, kaya maselan yung pag-isip ng karakter. Kasi minsan may mga message tayo, same message lang, same ng konteksto, same ng hanay, pero magkaiba yung nagsalita, iba yung dating eh. Kasi tanggapin natin yung katotohanan, minsan sa sample lang po ah, sa social media, merong nag-post ng isang pagkaganda-gandang quote na talagang life-changing talaga. Nag-post kung anumang quote yon. Tapos 2 likes, 3 likes, kasi wala siya masyadong follower. Ano po? Meron naman nag-post na isang sikat, ang post lang ay, hi, dot. Sabi, 2,000 shares, 5,000 comments. Mahalaga kung sino yung nagsasalita. So sa pelikula, ganun din. Sinong karakter? Halimbawa, itong linya na to, itong values na to, sinong magandang magsalita nito? So maganda yung credible para dun sa credible na karakter dun sa pelikula. So dapat, ano po natin, pag-isipan po natin. Siguro din sa pag-create po ng karakter, iwasan po natin yung stereotyping, bad versus good. Pag bad, lahat na gagawin mo masama. Pag good, lahat na gagawin mo tama. Parang hindi po siya kapanipaniwala. Ano po? Kasi, madalas po kasi, yung mga bad guy sa pelikula, or sige, sa totoong buhay na, meron ba? Meron talaga eh. Ano po? Tanggapin natin yung katotohanan, meron talaga. Pero sa sarili nilang perspective, hindi sila masama eh. Tama sila. So pag nag-create tayo ng character, gawin natin realistic. Anong dahilan? Bakit ba gustong-gusto niyang pasamain yung loob ng character na to? Kasi may dahilan siya. Kasi iniisip niya, sa sarili niya, tama siya. Hindi ito usapang mabait ka, ito hindi mabait. Hindi ganoon. Magkaiba kayo ng pinaniniwalaan. Yun yung nagkokos ng conflict. Ano po? Hindi siya, kasi madalas sa mga teleserye, sagad sa buto nga yung kasamaan ng ano eh, di ba? Tinanggap na nila sa sarili nila na minsan kampun sila ng ano ng kasamaan talaga, ano po. So iwasan natin 'yon, yung mga ganun na stereotyping. Ano pa yung mga stereotyping? Halimbawa, pag sinabi na chismosa, ang karakter chismosa, ano una niyo maiisip? Naka-duster, nasa barangay, di ba? Naglalaba, nagbibingo, nagmamanicure, pedicure. Madalas ganun po eh.
parang ano naman, judgmental, di ba? Pero di natin alam, minsan, yung mga marites pala, yung mga chismosa pala, yung pa yung mga nakadamit pang opisina, sila pala yung mga nasa ganito, di ba? Real talk lang, na joke lang po. Ayan. So, iwasan natin yung mga, ano, iwasan natin yung mga ganun na, na stereotyping. Tapos sa pag-create siguro ng karakter, halimbawa, meron tayong, minsan, minsan may gusto tayong sabihin na ito yung tama, ito yung mali. Di ba? Minsan kasi, kapag ka, lagi natin siya sabi na, oh, ito yung tama, mali ka. Tapos ipinresent natin siya sa isang karakter. Sample, karakter A, siya yung may tamang panindigan. Karakter B, siya yung may maling panindigan. Kapag ka lagi natin sinasabi na mali ka, baka imbis na makuha natin yung goal natin na makahikayat tayo, eh lalong lumayo sa atin. Di ba? Yan, nagagat siguro ng mga kasama natin sa, ano yan, sa INC. Kaya imbis na i-define natin yung pagkakaiba sa karakter, why not ang i-highlight natin yung values na itinuturo dun sa ano, dun sa short film. Ano po? Sige po, next slide. Ayun, ito na lang po yung mga tips na may bibigay ko po sa ano, sa pagsusulat po ng mga dialogues. Ayun nga, siguro dapat ano, realistic, ano po? Iwasan natin yung mga dialogue na halimbawa, bata tapos nasa bahay. Opo, inay, ugasan ko na po ang mga pinggan. Ay, pasensya na po kayo dahil nabasag ko po ang florera. Para, madalas natin napapanood yan. Di ba ba? Ay, napapangiti kayo kasi nakikita natin yun eh. Opo, tatandaan ko po pa lagi ang tinuturo sa... Di ba? Parang tama naman. Wala naman po mali. Pero minsan kasi kapag ano, too good to be true, di ba ba? Parang, parang imbis na makapagturo tayo, parang nag, ano bang term ng mga... Nag-cringe, di ba ba? Kung nakakarinig tayo na gano'n, yun naman ano yan. Ano ba? Di po ba? Madalas kasi, ano eh, madalas kasi kapag narinig natin na hindi, hindi siya realistic, lalo pa ngayon, ang, alam nyo, ang pinakamatinding critic po ngayon, hindi na yung mga, ano eh, hindi na yung mga nag-aral, yung mga netizen, sino na po talaga yung, ano eh, alam na, ay, scripted yan, ay, ganto ganto yan. Grabe, ano po, kahit mga Hollywood, pinipintasan, di po ba? So, di natin may iwasan, pero, gagawin natin ang buong magagawa natin para, at least mabawasan man lang yung napupunan. Ano po? So, realistic yung dialogue. Ano pa pong sunod na tip? Iba-ibang ang karakter po, iba-ibang tao yan. Halimbawa, ako, nagsulat po ako sa isang short film or sa isang pelikula, 10 characters. Minsan, hindi po na maiwasong writer na para bang lahat na nagsasalita, parang ako, parang kung paano ako magsalita, lahat ng characters ganun. So, kung halimbawa ako, bilang INC member, parang bit lahat, tulog, ano, dadalo po, tara na po dumalo sa ganitong aktibidad. Eh? Parang lahat nagtutunog ganun. Eh, samantalo yung karakter mo, hindi naman INC. Yung karakter mo, ganito naman yung ugali niya. So, siguro challenge po yun sa atin na habang nagsusulat po tayo, ilalagay natin yung sarili natin doon sa karakter. Habang nasusulat tayo, basahin natin yung script. I-deliver natin sa way na kung paano natin siya na-imagine. Ibang tao po yan, ibang way ng pagsasalita, yung diction niya, yung construction niya ng sentence. So, siguro doon talaga din makikita yung ano, kumbaga sabihin natin eh, nakaka-advance ng mga writers na hindi nakikilala ng, hindi nararamdaman ng audience na isang tao lang yung nagsulat ng lahat ng dialogues. Ano po? Tapos, ano pa, sa mga dialogues, pwede po tayo gumamit ng mga metaphors. Ano po? Pwede tayo gumamit ng mga, yan, sa literature, di po ba, madalas po natin gamitin yan, gumamit tayo ng mga iba-ibang figure of speech, ano po. Si, ito po sana sample na ipapanood po namin, yung gumagamit po kami ng mga, ano, mga metaphors, doon sa nakapanood po ng Guerrero Dos, yun, sabi lang ni, bakit nga ganun, no? Bakit kailangan gumabi, bakit kailangan pang lumubog ng araw, di ba pwedeng maliwanag na lang palagi, bakit ang dulo, no? Bakit kailangan lumubog ng araw? Sabi ng bata, sa pagkakaalam ko po, hindi po lumulubog ang araw. Kahit kailan, hindi po siya lumubog. Ang mundo po yung tumatalikod sa araw. Kaya po dumidilim. So parang, tingin ko naman, tama naman po siya. Tama naman ano po, sa mga ano dito, nag-aaral lang. Ano. Pero ang pinaka-point po doon is, bakit ba tayo minsan dumidilim yung ano natin, yung buhay natin? Hindi na wala yung source of light eh. Tayo mismo yung tumatalikod. Nandyan lang yan. Hindi siya nawawala. Pero dahil tumatalikod tayo, dumidilim. So, anong kailangan natin gawin? Kailangan natin humarap dun sa source of light. Ano po? Which is yun, ang Diyos. So, ganong mga way po namin ine-execute yung mga values. Ano po? Next, ano po? Siguro, sa film po kasi,
visual storytelling po siya eh, ano po. Hangga't maaari, visual po yung pagpapakita natin. Siguro iwasan natin yung masyadong maraming dialogue na parang lahat na ay pinakita through dialogues. Lahat ng mga eksena, yung backstory, yung pupuntahan. Kung mapapansin niyo po sa mga teleserye, eh madalas ko po mahalimbawa yung teleserye. Ano po, hindi ako again sa mga teleserye natin kasi alam natin na may dahilan kung bakit nila ginagawa yon. Pero dahil yun po yung familiar sa atin, yun po madalas yung ginagamit yung sample. Kung mapapansin niyo po, scene 1, nasa coffee shop, si boy at si girl, nag-uusap. May pinag-uusapan sila, walang nangyayari, nag-uusap lang. Scene 2, nasa bahay yung nanay ni boy at saka yung tatay niya, nag-uusap. Wala pa rin nangyayari. Scene 3, nasa school, si ganito, si ganyan, nag-uusap. Lahat ng eksena, lumilipat-lipat lang ng lugar, tapos nag-uusap. So, ang storytelling nila, puro true dialogues. Ano po? Ang challenge po sa atin, gawin natin visual storytelling. Kung meron tayong mga kailangang sabihin, subukan natin siyang tanggalin, tapos ano kaya pwede kong ipalit dito na pangyayari, na eksena. Hindi siya directly sasabihin, pero malalaman ng audience, malinaw sa audience yun. Ano po? Tapos siguro po, ano din, iwasan din natin yung mga kinakausap yung sarili. Ano ba? Parang, ewan ko, sa totoong buhay, pag nakakita ko ng balang araw, makakapaghiganta rin ako kay Marites. Parang ano po eh, pag nakakita tayo ng ganun, siguro, baliw na yata itong ano. Siguro yung ano po eh, yun yung nagiging way po ng mga writers. Kasi nga hindi nila mapakita. Yun yung pinakamadaling way para masabi sa audience yung nararamdaman nung ano, noong character. Why not? Pwede naman tayong gumamit. Kaibigan. May kausap siyang kaibigan. Sinasabi niya yun. Kesa naman sa sarili niya yung kausap niya. Ano Pero sa comedy, pwede po yan. Meron po tayo tinatawag na ano, na breaking the fourth wall. Umaarap pa mismo sa camera tapos magsasalita. Pag comedy, malaya po tayo na gawin yan. Ano po? Tapos may mga dialogue po talaga tayo madalas na halatang sa audience sinasabi. Alam mo naman na tatlong taon nang hindi natin kasama yung tatay mo dahil nagtatrabaho siya sa abroad at doon ay siya ay may ganito. Alam niyo na parang hindi naman pag-uusapan yung sa pamilya kasi alam na nga eh, bakit mo pa sinasabi. So halatang halata na kaya niya sinasabi yon sa audience pinapaalam. Ano po? Eh sabi ko nga sa inyo, matalino yung audience. Alam nila pag sa kanila sinasabi, alam nila kapag doon talaga sa karakter. Ano po? Ayun nga. Lagi tayo ano, show don't tell. Ano po? Yun yung siguro maging pamantayan natin. Pero ano po? Laging may exemption po. Actually, may mga ginagawa kaming films. Ano po siya? Ano tawag dito? Talagang puro dialogues. Mas maganda lang, kaya natin gagawin yun. Kaya natin i-break yung ilang mga rules. Sinasadya natin, may dahilan tayo kung bakit natin ginawa. Ano po? Sige po, next na slide po. Ayan, injecting ano values, kagaya po ng sinabi ko, ito yung pinakamahalaga po eh, ito yung pinakamahalaga na ano na mai-share natin, kaya tayo gagawa ng pelikula, kaya tayo gagawa ng script dahil sa values. Ano po? So paano natin to ipapasok sa pelikula? Huwag sana siyang maging parang ano, parang alam niyo, parang product placement na kagaya ng ano, kagaya yun yung mga pinanood natin kanina, Breeze, Mentos, di ba, Pantin. Sana maging ano po siya, parang ano yung smooth natin siyang nasabi. Ano po? Tsaka para sa akin kasi, paano ba tayo magtuturo? Halimbawa, paano ba tayo mag-i-inject ng value? Siguro una, malaman ng audience, ano ba layunin mo? Ang layunin mo ba nagmamalasakit ka? O gusto mong ipakita ang tama ka at mali ako? Kasi ang tao, ano po eh, may ego eh, di po ba? Halimbawa, nakakita kayo ng 10 years old na bata na naninigarilyo. Di ba? Papayuhan niyo siya. Pero paano ang payo gagawin niyo? O ikaw, hindi, nasa nanay mo, hindi ba naman masama yan? Eh, sa ugali ng mga bata ngayon, baka imbis na sundin ka, baka ano pa po eh. Ne. Parang ganun mag-reaction eh. Hindi naman ikaw bumili, di po ba? Bakit? Kasi nararamdaman nilang parang ipinapaano na pinapa ano bang term, pinapamukha na mali yung ginagawa mo eh, may ego nga. So ang audience, mga tao ngayon ganun po eh. So ano dapat yung una nilang maramdaman? Well, lahat po ng sinasabi ko ngayon based on my ano lang po opinion, ano po.
pwede po rin akong i-ano po ni Casaldi kung meron po tayong mga dapat i-correct ano po. Pero para sa akin po, sana ang unang maramdaman ng audience o yung pinapayuhan natin, malasakit. Nagmamalasakit tayo. Bakit gusto ko itigil yung paninigarilyo mo? Kasi nagmamalasakit ako sa'yo. Paano natin ipaparamdam yun? Siguro, sa una, hindi ka agad, o ganito. Siguro, kakaibiganin mo muna. Lalapitan mo muna. O, ilang taong ka na? O, saan ka nakatira? Ano ba mga habits mo? Basketball? O, tara, basketball tayo. O, ano nagbabasketball na? O, tara, kain tayo. O, pagkatas kumain. O, ganito tayo. Alam niyo, parang kinakaibigan niyo muna. Kumbaga sa pelikula, ine-entertain nyo muna. Doon muna sa mga gusto niya. And then kapag ka nakaibigan nyo na, doon nyo ngayon papayuhan. O alam mo ba na yung paninigarilyo, masama yan. Saka bata ka pa. Mas ramdam nyo na hindi mo pinapamukhang tama ka at mali siya. Mas nararamdaman niya na mahal ako nito. Kaibigan ako nito kaya niya sinasabi sa akin to. Mas ano po, mas mararamdaman niya. Ano po? Yun, siguro yun yung isang maiibigay ko talaga na tip po. Ano po, paano tayo magtuturo through film? Kasi nga, marami po ngayon na kahit tama yung sinasabi mo, pag pinakinggan nila, corny. Diba? Ito, madalas ko pong gawing halimbawa. Sa school, halimbawa, pag nag-aral ka, pag nag-exam ka, nag-aaral ka, tapos yung mga kaibigan mo, naglalaro lang ng computer game or kung ano nung ginagawa, parang ikaw pa yung nahihiya eh. Grabe, aaral ka? Grabe, sipag naman. Parang ikaw pa yung lumalabas na ano eh, na corny. Ikaw na nga yung sumusunod, ikaw yung gumagawa ng tama. Tapos sila, na hindi nag-aaral, sila na kung ano yung ginagawa, nagbubulakbol, sila pa yung lumalabas na cool. Ano po? So dito, sa pag-inject natin ng values, paano natin palalabasin na cool yung tama? Diba ba? At hindi cool yung mali. Well, iba-iba ng ano po, iba-iba ng paraan. Kasi kapag parang ano po eh, minsan, di ba, medyo stereotype po yung sasabihin ko ha, baka may mag-react po eh, stereotype po ito. Sa mga nanay, di po ba, ano ba yung stereotype lagi sa mga nanay? Di ba, parang lagi tayong ano, masalita, lagi tayong nagbubuwanga, sorry for the term po, ano po. Lagi tayong nagsasabi sa mga anak natin, tama ba o mali yung mga sinasabi ng nanay? Tama po eh, di po ba? Pero bakit minsan yung mga anak, imbis na ano, iba yung nagiging dating sa kanila. So, ingatan po natin yung pagpipresent natin ng values, yung pagtuturo po natin. Balik tayo, hindi po siya, kailangan natin irespeto ang ating mga magulang para tayo ay maligtas. Di po ba? Hindi siya ano eh. Gamit tayo ng ibang way kung paano natin masasabi po yun. Ano pang isang tip po? Yung tamang timing, paano natin ipapasok yung values, ano po? Tapos, maramdaman din nila na nakikita natin yung positive side nila bago natin ipakita yung ano po, yung negative, ano po? Sige, Kagab, ano po tayo? Next slide po. Ayan. Common, wala po kayo bang maisip ng term dun sa mistake, kaya yun po nilagay ko. Well, lahat po nang babanggitin ko again sa perspective ko po, ano po? Siguro, ang mga madalas na nakikita ko sa mga nagsisimulang film, isa, weak intro. Medyo mahina yung intro. Anong intro? Bumangon, gumising, sumakay sa sasakyan, ganito, nag-toothbrush, nagdamit, nagganyan. Parang, ang hirap hawakan. Ano po? Well, alam ko may nag-iisip sa inyo, yan yung intro na pinanood natin kanina na short film. Ano po? Bakit yun ang intro nila? Again, may dahilan sila. Gusto nilang iparamdam sa audience na boring yung buhay ng karakter. Kaya, yun yung ginawa nilang intro. Pero kung wala naman sa layunin natin na i-bore yung audience, bakit naman ganun ang gagawin natin? Kasi napakaraming pelikula po, tumunog sa alarm clock, dumilat, bumangon, nag-toothbrush, nag-bihes. Alam niyo yung parang nag-consume na tayo ng mga 3 minutes, wala pang pwedeng hawakan yung audience, parang anytime pwedeng bumitiw. Ano po? Ano pa yung mga common mistakes? Yun nga, cliche. Ano po? Hindi ko na elaborate yan. Ano pa? Masyadong mahaba yung script. Ang daming detalye, ang daming eksena. Para po ma-retain ang isang eksena, para sa akin, dalawa lang ang dahilan. Pag tinanggal mo yon, magigiba yung pelikula. Hindi pwedeng hindi. So, ilalagay mo. Ano pa yung pangalawa? Entertaining. Na pwede siyang tanggalin, pero ang saya eh. Pwede siyang tanggalin, pero nakakakilig eh. So, i-retain natin. Pero kapag hindi entertaining at hindi kailangan,
edit out natin, tanggalin natin. Ano po? Huwag tayo manghinayin doon sa eksena. Ano pa po yung mga common na ano po, mistakes? Natapos yung pelikula, hindi nyo alam kung tungkol saan. Hindi malinaw ano bang gustong sabihin ng pelikula. Ano ba yung thesis? Di ba? Ano ba yung mensahe? Ano pa? Wrong timing ng pagpapatawa. Minsan, di ba? Yun ang ano po, challenge po eh. Drama. Drama. Tapos habang malungkot ka, biglang magpapatawa. Or habang nagpapatawa ka, biglang lulungkot. Siguro, minsan, risky po yung ano, yung gano'n na yung tamang timing. Yun pa rin po yung hanggang ngayon pinapractice pa rin po namin. Kagaya yung mga ginagawa po namin pelikula. Mostly po siya, comedy drama po eh. So yung tamang timing dapat maramdaman po natin. Para siyang ano eh, hindi mo lang kung, hindi mo walang rule kung kailan, pero mararamdaman mo eh. Ano ba? Ano pa? Ang common mistakes na ano po, predictable yung mga mangyayari. Di ba? Sa part po natin sa Iglesia ni Cristo, predictable. Umpisa pa lang nung ano, merong antagonist, may kontrabida. Pagdating sa dulo, siguro, intro ka pa nga lang eh, alam mo sa dulo, mag-iglesia to. Kaya, lahat po, simula pa lang, ganoon na kaagad. So, siguro, iwasan natin yung pagiging, ano po, pagiging predictable. Sige po, next slide po. Huwag kayo mag-alala, ano na lang po ito, konti na lang po ito. Ayan, facts about writing. Share ko lang po sa inyo, based on experience din. Siguro, meron pong para sa akin, may two types of writer. Yung pong isa, siya nga yung talagang sumusunod sa proseso, organize, o, susulat muna ng ganito, yung i-fill out muna yung binanggit ko po kanina, tapos nag-plot siya, nag-ganyan. Sinunod talaga ko ano yung proseso. Ano po, kumbaga sa may blueprint, may ganyan. Okay po yun. Kumbaga, sobrang effective po yun, napatunayan na. Ano naman yung isa? Yung isa naman po, yung parang rock and roll lang. Sige, naisip na concept, sige, sulat. Ilabas mo lang, ilabas lahat ng ideas. Then eventually, pagka naisulat mo, tsaka mo lang babalikan mo ulit, tsaka mo ulit haayusin. So, tingnan natin kung ano po yung magiging effective para sa atin. Ano po? Ano ba po ba? Ang writing po para sa akin ay hindi siya on cue. Well, ako po, hindi ko alam sa ibang writer na, oh, sulat ka ng pelikula. Ah, sige, pag-upo ko ngayon, 8 to 5, magsusulat ako, may mabubuo ako. Sa akin po, hindi po ganun eh. Minsan, alas 2 ng madaling araw, nagising po ako, bigla akong may pumasok sa isip ko, babangon ako, magsusulat po ako. Minsan naman, alas 8 hanggang alas 5, nakatitig lang ako sa, ano po, sa laptop. Nakatype ako ng isang word. Tapos di-delete ko ulit hanggang sa walang nangyari. Meron po, yung walang take 2 po, sinulat ko siya parang mga 6 months. Pero parang yung Guerrero, sinulat ko po 2 weeks. So hindi po siya, hindi siya on cue. Hindi siya pwede na sulat ka ngayon o mamaya may output ka na. Kasi, ano po eh, mula sa wala, ibubuo ka. Di ba? Parang ang ano po, challenging po. Kaya, siguro ang magiging ano ko pa po dyan, ang isa pang challenge po sa writing, yun nga, parang yung writer's block, na talaga may time na hindi talaga kayo ano, hindi kayo gumagana. Ang pinakamatindi po sa akin na magpaganyan is yung puyat. Pagpuyat po talaga ako, minsan nakaka-frustrate na wala akong maiisip, parang iniisip ko, ang simple-simple lang naman itong ano, establish ko lang yung character pero bakit hindi? Kasi talaga ano po, writer's block, no? Na nabablanko po talaga. Ano pa isa? Sa akin po kasi ang pagiging writer, ano po siya, parang kabuuan siya ng pagkatao ng writer based sa narinig mo, based sa napanood mo, based sa experience mo, based sa itinuro sa'yo. Well, hindi lahat, hindi ko sinasabi na lahat yun ang galing sa'yo. Pero nanggaling yun sa mga experiences mo, collective na ano po, na mga data or yun nga, mga experiences. Kasi kung magsusulat, halimbawa, merong ako magsusulat ako ng tungkol sa trabaho ng isang sample, embalsamador, halimbawa. Wala akong masusulat dyan. Pero kung meron kong kasama embalsamador na magsusulat din ng script tungkol dyan, mas marami siyang alam. Di ba ba? So, kung na-experience mo, halimbawa, magsusulat ka ng kwento tungkol sa kahirapan, tungkol sa na ang buhay nasa ganito slum area, eh, tingin ko, advantage yun nung nakatira mismo doon. Di ba ba? Kasi mas alam niya. So, ang tip po na mabibigay ko is, mag-collect tayo ng maraming experiences. Magbasa tayo, manood tayo, makinig tayo. Git sa lahat sa mga tinuturo po sa atin. Doon pa lang, sa mga tinuturo sa atin ng pamamahala, busog na po eh. Ang dami na nating pwedeng ikwento. Nasa sa atin na lang po kung paano natin siya i-execute. Ano po? Ano pa ba? Ayun, para sa akin po kasi, ang pelikula o ang script writing, nung una po, meron akong tatlong goal. To entertain, to educate, tapos to inspire. Ah, to entertain. Oh, sige. Tingin ko, ano na matin yan? Lalo na yung mga millennials ngayon. Dahil pong ideas, napaka-creative ng mga ano po ngayon, ng mga millennials. To educate.
Ano lang din po yan. Sabi ko nga, yung mga tinuturo lang po sa atin, i-translate lang natin into script, napakarami na po yan, to inspire. Then eventually po, siguro nung mga pangatlong pelikula na po na nagawa ko, parang kulang na yon yung mga, tama po lahat yun ha, pero parang meron po isang gustong mangyari, parang ano po, call to action. Parang hindi ka lang naka-entertain, hindi ka lang naka-educate, hindi ka lang naka-inspire. May something na nangyari pagkatapos mapanood yung pelikula, pagkatapos mababasa yung script mo. Halimbawa po, nung pong yung Guerrero Dos, ano po siya, pinagawa po namin, private na film outfit po yung nag-ayos ng audio niya. So, sa kanila po yung mastering ng audio. Pagkatapos po nung ano, siguro 2 days po na nasa kanila yung file, nag-message po sa akin yung sound engineer. Sobrang natuwa po ako, kinilabutan po ako sa message. Ah, simple lang. Sabi niya, "Direk, congrats po sa message. Ah, Samson. Congrats po sa movie." After ko po mapanood yun, pag-uwi ko ng bahay, napayakap po ako ng mahigpit sa nanay ko. Alam niyo, parang anliit lang na bagay, pero nakita ko yung ano, yung call to action. Di ba? May ginawa. May ginawa yung nakapanood na tingin ko malaki may tutulong natin tayong lahat para may gawin ng mga tao. Siguro tayo naman alam natin kung gaano ka powerful ang media, ang social media, ang art, ano po. So, yun nga, make sure lang natin na tama yung action na ituturo natin. Hindi naman yung pagkatapos panoorin yung pelikula natin, yung nakapanood, nagmura na nagmura. Kasi alam niya, cool yung nagmumura. Kasi yung napanood niya. Na pagkatapos napanood, ay okay lang pala na ganito-ganto. Na pagkatapos, nakipagsuntukan dun sa kalye, kasi yung napanood niya, astig yung mga nakikipagsuntukan. Di ba? And maling ano po yung action na naituro po natin. Ano po? Tapos, ayun, yun nga, sana po, ano, wag sana umabot dun sa point na dahil gustong-gusto nating pagandahin, gustong-gusto nating maka-entertain nga yung pelikulang gagawin natin, eh makalimutan natin, lalo na sa mga kasama ko sa NC, sa kagustuhan nating pagandahin, pataasin ang rating, magkakuha ng award, eh nakalimutan na natin Iglesia ni Cristo tayo. Di ba ba? Eh, laging para sa mga kasama po namin na hindi namin nandito ngayon na hindi namin kasama sa INC, talagang sa amin po, yun po yung pinakamahalaga. Lahat po ng ito, yun po yung dahilan. Bakit ba nagtuturo ng values? Bakit ba tayo nag-share? Eh, nakasentro po lagi sa pagka-INC. Kaya sa amin po, yun yung pinakamahalagang bagay na hindi dapat ma-compromise. Ano po? Yun, sa ngayon po, ang gandun lang po muna yung aking maibabahagi sa inyo. Maraming salamat po.